Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Hirap ka ba at hindi mo matanggap kung anong meron ka? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na ang mga alagad ay nagtatalo. Ang pinagtatalunan nila ay kung sino ang nakila sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus, ang gustong mauna ay dapat nasa huli. Sila dapat ay naglilingkod. Kapag tayo ay gustong maging dakila sa mata ng Diyos, ang kanyang inaasahan sa atin ay laging may kababaang loob. Laging ang iniisip ay paano maglingkod para sa Diyos. Paano paglingkuran yung mga taong nasa paligid natin, yung mga taong pinapadala ng Diyos sa atin. Kaya kung anong meron tayo, dapat tayong magpasalamat, huwag na tayong magreklamo. Kalimitan kasi, tayo ay nagdereklamo na para bang laging kulang ang bigay ng Diyos sa atin. Hindi natin matanggap kung anong meron tayo. Dapat, ang amo ng Diyos sa atin ay pasalamatan ng Diyos kung anong meron tayo sapagkat kung meron tayong kababaang loob, ay laging mas matutuwa ang Diyos sa atin at pagkatiwala kung anong nararapat sa atin. At hindi lang yon, kung tayo marunong magpasalamat, doon natin makikita ang Diyos. Doon natin makikita yung mga biyaya niyang dumadaloy sa atin. Hindi tayo nagiging bulag. Kaya kapatid, ang susi para magkaroon ng kasiyahan sa buhay ay magpasalamat. Pangalawa, sabi ni Jesus, ang gustong maging dakila ay dapat katulad ng mga bata. Ang sino mang tumatanggap sa mga bata alang-alang sa akin ay tinatanggap ako, at kung sinong tumatanggap sa akin, ang tinatanggap ay yung nagsugo sa akin. Ibig sabihin, tayo ay dapat parang mga bata na na madaling sumunod, masunurin, at madaling magpatawad. Ang taong mapagpatawad ay siguradong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, kung gusto mo ng buhay na may nakasama ng Diyos, kailangan ang pagpapatawad, ang pagmamahal, ang siyang nasa ating mga puso lagi. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin ngayon, ang magkaroon ng kababaang loob at katulad ng mga bata, madaling masumunod, madaling magpatawad. Sa mapagpalang Linggo sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. At bukas muli, meron sa mga mensahe pagkalat natin itong mabuting balita. Siya ang mabuting balita. God is good and God bless.